Hi guys, welcome dito sa Resan Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Okay. What's with the Eight of Swords? More clarification with the High Priestess. Kau ba yan? Mukhang hindi. Ikaw ba tong Eight of Swords energy? Hindi. Itong High Priestess. Nakatali, High Priestess. The High Priestess. Napakaway mo yung High Priestess na yan. Hindi. Hindi mo siya kaaway. Mga intuitive ng mga tao. Gano'n ba yan? Hindi. Basta itong High Priestess na to, hindi mo naman siya kaaway. Psychic? Kinalaman mo dyan sa High Priestess na yan. Anong connection mo dyan? Bakit tumabas yan? Hindi naman ikaw yan eh. Wala. Wala akong connection dyan. Lumabas siya sa energy mo. Dahil fake impress siya. Dahil masama yan. Hindi yan fear. High Priestess na yan. Nakatali daw. Ah, parang nahirapan, nagdurusa. Ayun, parang nakatali siya sa pagdurusa, paghirap, nahirapan. This is your energy. You're comfortable. Kasi nasa nature eh. You're soft with a pearl here, no? And parang kind-hearted ka. Hindi mo daw kaawa yan. Ano yung High Priestess na yan? Person mo ba yung High Priestess na yan? Oh yeah, High Priestess and yeah. Na nasa malayo. Para siya naka-bind. Nagdurusa. Kung hindi mo nakabind, ay nagdurusa yan. Nahirapan. Parang walang magawa ba? Ano yan? Walang magawa siya. Wala siyang magawa. Parang walang magawa. Na-restrict ba? Or nire-restrict niya yung sarili niya? May pumipigil sa kanya? May pumipigil? Hindi. Nahirapan, nagdurusa. Nahirapan siya. Nahirapan siya eh. Ayun, Eight of Swords. Nahirapan siya na parang wala siyang magawa talaga, guys. Restricted yung kanyang intuition. Yung kanyang intuition restricted. Bakit hinaharm ka ba ng person mo na yan? Hindi ba tao yun ah? Hindi mo kawain. Or restricted yung kanyang intuition ng person. Inaharm ka niya gamit yung demonyo. Demonyo eh. Pero hindi siya nag-succeed. Or jablo. Anong gamit niya? Demonyo? I think jablo. Jablo? Hindi. Demonyo ang gamit niya? Para i-harm ka? Hindi. Liminto ang gamit niya?
elemento. Basta devil, madami kasi yan silang kampun eh. O diba sa channel na to, madaming ayaw manood dito kasi mga devil sila, kampun sila, nakadiliman. Nagsilayasan. O, na, natamahan sila. Ayun o, alam nilang, ano eh, kasi kung ano, hindi ma-hurt yan eh, hindi ma-apektuhan yan. Magustuhan pa yung reading kasi kung matino at mabuting tao yan, hindi, mga evil kasi yan eh. Kaya ganun. So, o kaya ganun na, silayasan sila. Ay, ayoko na dyan. Alam nila kung saan sila pupunta eh. Parang, ganun yung mga yan. Kasi pag evil na tao, kakampiyan sa kapwa niya, birds of the same feathers flock together. Pero doon yan sila pupunta. Saan? Sa impyerno. Wala silang balak ng bago. Ang gusto nila sa impyerno. Hindi nila gustong pumunta sa impyerno. Ang tingin nila sa langit sila pupunta. Pero hindi nila alam o hindi nila in-expect o ayaw nila isipin na doon ang bagsak nila. Doon na lang sila mag sisi pag nandun na sila sa impyerno. So, ayan. Kasi ayaw nila itigil yung kaivila nila eh. Kadalasan nila magkukulang. Mga ganyan. Mga evil yung ginagawa. Katulad na itong person mo na to. Ina-atake ka ng person mo? Atake ka niya? Ina-atake niya. Person mo yan ha? Pero napaka-picky, napaka-huwad ng person mo na yan. Masama to. Hindi to fair. Elemento yung gamit niya. Elemento. Hindi demonyo, hindi diablo. Elemento. O baka siya mismo ang elemento. Siya bang elemento? Yung person mo? Hindi. Gumagamit lang ng elemento. Baka may kaibigan elemento. Kung hindi ka evil kasi hindi ka masasaktan eh. Pag tinitirada yung evil at masamang tao eh. At yung kampo ng kadiliman, hindi ka ma-hurt eh. Hindi ka mapiktuhan. You will like it. You would love it. So doon malalaman na. If you're justified, you will love justice. But if you're not justified, you will hate justice. Mairita ka. Kung hindi ka justified, kung evil ka, kung evil yung isang tao, mairita yan pag sinasabing kampo ng kadiliman. Kasi, natatamaan siya. Parang na-irritate yung kanyang inner demons. Ganun lang yan. Ang pinapairal kasi nila, inggit. Kasi nga, miiral yung kanilang inner demons. Evil. Their evilness. Kahit paniwalain pa nila yung sarili nila na masave sila, hindi sila masasave kung ang ginagawa nila ay masama at evil. Kung evil doers sila. Kung napakasama ng mga ginagawa nila sa kapwa nila tao. Hindi sila masasave. Kahit utuin pa nila yung sarili nila. Kahit paniwalain pa nila yung iba. Doon sila sa kanilang kalalagyan. Itong person mo, sama to. Intuitive nga. Intuitive. Saan galing yung kanyang intuition sa elemento? Hindi. Saan galing yung kakayanan niya sa spiritual? Intuitive ba yung person mo? Kasi high priestess, so. Hindi. Hindi siya intuitive.
Hindi naman siya, hindi naman kasi intuition yan eh. High priestess yan, ibig sabihin gumagawa either intuitive or psychic or else ay gumagawa siya ng spiritual na mga gawain. Ganun yung high priestess. Or else minsan nagtataro reading, mga ganun na. Or else minsan ay maka-juice, mga ganyan. So iba-iba yung meaning ng high priestess. Ibig sabihin, sa energy niya, gumagawa siya ng mga spiritual. May libro ba yan? Mga about sa spiritual yung person mo? Na itim na may ka, mga gano'n. Wala siya libro. Basta elemento yung ginagamit niya. Elemento. Wag nilang paniwalain yung sarili nila sa hindi totoo. Sa lies nila. Sa mga pinapaniwala nila na parang nag-iillusion lang sila. Nag-imagine. Dahil hindi yung totoo. Dapat makatotoo sila. Kung ano talaga sila. Diba? Yung mga evil na mga tao na yan. Sino nagsabing walang evil na tao? Ang daming evil na tao. I don't know kung may 50%. I don't know. Basta maraming evil. Isa na tong person mo na to. Sama siya, selfish siya. Bakit kanya inaatake ng person mo na yan? Bakit kanya inaatake ng elemento ng person mo na yan? Gusto niyo makapagbalikan sa'yo. Gusto niyo magkabalikan kayo. Ano pang atake ang ginagawa niya sa'yo? Ay, ano ba to? Mahalang pa to eh. Upright ba yan? Yung 7 of Cups. Upright nga. Para sa mga options. Kung meron kang options, para siya yung piliin mo sa mga options mo. May mga options ka. Kung may options ka, para siya yung piliin mo. Yun ang purpose niya kung bakit kanya ina-atake o pinapa-atake sa elemento. So ano yan? Ginagayuma kanya gamit yung elemento? Gayuma? Gayuma to guys. Gayuma nga. Kaya lang. Pwede pa lang magamit yung elemento sa panggagayuma. Ano kaya yung elemento yung ginagamit yun? Of course, kampo ng Diablo yan. Yung may elemento na yan at gayuma. Hindi pa naman ganun pa-evil. Charot. Pero, evil ba yung person mo? Tama natin. Evil ba yung person mo na yan? Hindi naman. Gayuma pa lang yan. Elemento yung kanyang ginagamit. Loko yung person mo na yan. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, and Pisces, Cancer, Scorpio. Ayaw ng mga evil na mga tao na makatwiran. Katwiran. Yung makatwiran ng tama ang gusto nila ay kasamaan. Yung mapunta sila sa impyerno.
Ayan. Yan ang mga taong ganyan. Makukuha nila yung hinahanap nila. So, ano yung mga dapat mong malaman about sa person mo na yan na nanggagayon mo sa'yo? Gusto niya talaga daw bumalik sa'yo. Ayun. At ano ba yung feelings niya sa'yo? Connected sa'yo. Pero naka ano eh, nakabind o nakatali yung kanyang intuition eh. Restricted yung kanyang intuition. Intuition niya yung restricted eh. Ang mag-take ng action sa iyo. Yeah. Nafi-feel ka niya, nararamdaman ka niya. Pero I feel you, kan. Nararamdaman ka niya energetically daw. Pero sa ngayon, yeah. Kasi intuitive daw siya eh. Hindi naman siya intuitive. Ano bang tingin ng person mo sa sarili niya? Intuitive siya? Hindi naman daw siya intuitive eh. Hindi naman. Psychic daw siya? Hindi naman. Hindi naman. Marunong lang siya gumawa ng mga spiritual na gawain. Saan niya natutunan? Sa YouTube? Hindi. Baka tinuruan ng elemento. Ayoko. By the way, napanood ko kasi yun sa ibang vlog about sa biringan. May pumunta ba talagang ano yun? Mga prophets doon na mga namatay. Meron ba kaya? Meron nga daw pumunta doon. Mga prophets na namatay na. Baka sinabi mga prophets. Meron ba pupunta? Baka ilan lang sa mga prophets. Nalala ko lang eh. I'm just curious. Marunong lang ako mag-astral travel eh. Pumunta din ako doon. Charot. May experience. Ang ganda siguro doon. No? Wala lang. Masyal lang. Para makita ko ano yung kanilang lugar. Parang ang ganda lang siguro. No? Gusto ko mag-aral ng ganun, pero I don't think so. Ano yung iniisip ng person mo na yan? Sa'yo ngayon? Positive. Hopeful. Positive siya, hopeful. Na may pag-asa siya sa'yo, kaya babalik siya. Kaya ginagayuma kanya gamit yung elemento. Para once na nag-take siya ng action sa'yo, may approach ka niya, hindi na siya ma-reject. Lalo kung may option ka, or kung may choices ka, or may mga priorities ka, pwede din ganun. Unahin mo siya. Siya yung piliin mo. Siya yung priority mo. Mga ganun. Pwede mo na option, pwede yung priorities in life. Bakit kanya gustong balikan? Anong dahilan niya? Dahil kinut off mo na siya sa buhay mo. Hold ka na sa kanya. Set ka ng healthy boundary. May self-love ka na. May self-worth. Pinusource na yung energy mo. Yun ang nakikita niya sa'yo na parang wala ka na emotion sa kanya. Ganun. Ano pang nakita sa'yo ng person na yan? Kung bakit, anong dahilan niya? Anong meron sa'yo? Anong nakita niya sa'yo? Anong nalaman niya sa'yo? Kung bakit gusto kanyang balikan ng person mo na yan?
a strong desire to be with you. And Queen of Air, parang Queen of Swords din yan eh. Clear daw yung mind mo, your intuitive, or else nakikita mo yung mga, yung, kunwari, kasi clear yung mind mo, klaro sa'yo, yung mga intention ng iba, no, mga hidden intentions nila, pag lumalapit sa'yo, nakikita mo yung mga intentions nila, may masama silang intention, parang ganun, you see behind the mask, and parang katulad ng ahal, makakita sa madilim, iba yung tao hindi makakita sa madilim na lugar, maring gabi at sa forest na walang buwan, na madilim talaga, na walang ilaw, yung tao hindi makakita eh, mabangga-bangga lang, o diba? Pero yung ahal, maliwanag ang mata nila sa gabi, sa madilim. So parang ganun ka daw. And also, ibig sabihin nakikita mo yung mga hidden na mga, yung mga nakatago, nakikita mo. And also, desires here. Matindi yung desire niya kasi sa'yo eh. Madaming nagustuhan niya sa'yo. Baka yung mukha mo. Yung mukha mo, yung talino mo, yung pagiging determined mo, yung clear yung focus mo. I mean, clear yung mata mo. Pag tumingin, ay masyadong para x-ray yung mata mo tumingin. Parang ganun. Or else, kasi meron pag Queen of Air dito. And mabilis yung isip mo. You're strong. Meron pati yung bird dito. May focus ka. At nini-desire ka na eh. Kung ano ka talaga. And maybe nakikita niyo strong and powerful yung personality mo na. Strong and with the dragon, yung mukhang dragon dyan, yung mukha ng dragon. And also, kahit mukha ka pang beast, gusto niya bumalik sa'yo? Hindi. Kahit mukha ka pang beast, hindi tunay na pag-ibig yan. Parang sa Beauty and the Beast, no? Ano na gusto niya sa'yo? Mukha mo. Mukha mo. Mukha mo, yung face mo. Yes. Yung mukha mo and yung mind mo na brilliant. Talino ka daw. Baka marami kang alam. Malawak yung kaalaman mo. Parang genius. Mga galang genius. Yeah, parang genius ka daw. And may alam pa ba yan sa'yo na mga tungkol sa'yo? Wala na. May mga bagay ba yan na hindi alam about sa'yo? Mga hidden. Anong hindi niya alam about you? Ano kaya to? Blue dragon. This is a blue dragon. Strong, powerful. You're this. Kita yun sa profile ko. Profile picture. Yan ang blue dragon. Parang, hindi ibig sabihin ng blue na dragon talaga ha. Parang ibig sabihin nito ay powerful ka, strong, like a dragon, mga ganon. Na, ano ka, na speak the truth. Na ikaw to, parang dragon. Na yung mukha mo ay mukhang dragon.
Yan ang totoo mong origin. Ganun ba? Yan ang totoo mong origin. And you're here on earth. You're here on earth kasi dumadaan ka ng transformation. Yung Blue Dragon. Hindi yan ang hindi niya alam. Alam niyo kung ano yung Blue Dragon na yan? Seraphim. Seraphim yan. Yeah. That's a Blue Dragon. Seraphim. Dumadaan ang transformation. Kung kaya, parang, yeah, transformation. May mga pagbabago yan. Ibig sabihin, dumadaan sa mga pagsubok yan. Parang dumadaan sa butas ng karayom. Pero, pag natapos yung transformation yan, unlucky ng pagbabago, unlucky ng changes, improvement. Ganun yung pag dumadaan ng transformation. So, see, kahit ang hiling, dumadaan ng transformation. At Seraphim Angel, nandito sa mundo para dumaan ng transformation. Dumaan sa mga challenges yan, guys. Parang nasa kuweba, nasa tunnel na masikip. Mga ganun, oh my gosh. Ayan, hindi lang dumaan sa butas ng karayom, ha. Parang dumaan sa tunnel na masikip, madilim. Mga ganun yan. Kunwari, parang nasa itlog. Ganyan. Yun nga lang, may kinukuha na ko na energy ngayon. Charot. I'm just frown. Para sipagin lang. Mag-reading. Ito lang naman. Magbigyan nyo lang. The Blue Dragon. Ano ba yung Blue Dragon? Let's see. Ano yung Blue Dragon na yan? Ibig sabihin ng Blue Dragon. Anghel. Angel. Sugo. And, ano pa? Ano pa ibig sabihin ng Blue Dragon? Queen of Earth. Stable. Intelligent. Ano pa? Ano pa? Basa ka ng basa para tumalino ka. Ganun lang yun. Connected sa langit, oh. Mga ganyan. Natural, galing sa langit. Angel nga, eh. Angel or Seraphim. I think. Angel man tawag sa'yo. Angel. Angel din. Oh. And deity. Deity ka ba? Yes, deity. At may asawa ka, may lover ka. Meron kang asawa sa langit. Meron, eh. Meron. Sage, meron. Natural, ang asawa mo deity din. You're deity. Sino ka bang deity? This. You have a destiny. Ay, babae na deity. Shashira ka ba? Shashira? Si Ashira. Hindi niyo alam ni Shashira. Sawa ng God. Ni God El. So, you know. And, body and mind. Your body and mind is connected sa itaas. Yun ang pinagkaiba ng mga pinadala dito kaysa sa mga tao. Connected ang body and mind. Sa itaas. Sa langit. Kaya madami naiingit sa mga sugo at chosen ones kasi galing nga sa langit at mga anghel kadalasan. Anghel talaga yun. Alam ko sa mga chosen ones ay anghel din yun sila. Natural. Lalo ang sugo. So, ayan guys. Ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun naman notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pag-like naman po at pag-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga karanasan sa reading nito.